pa! Wala pa akong kasalanan! Welcome back to my channel. It's me, Mommy Mariel Padilla, and today we are going to go sa masasabi kong naging tirahan ni Robin. He spent a few years here and it really, really changed his life. I am talking about the new Bilibid prison. And that is today's journey. Join me! Ang dami ko ng tarp na pinagawa, and every time nakasakay ako sa sasakyan, hindi ako nakakakita ng mga tarp ni Robin. So today, ayun o, meron isa. Ayun o, may isa. Congrats! Congrats! Doon sa marami kong pinagawa, nakakita rin ako ng isa! Today, maaga tayo, we're out and about. I want to share something with you guys. Every year, feeling ko I share a little bit more about Ramadan. Of course, like what I've mentioned before, ako talaga, natutunan ko lang kung ano yung Ramadan after I married Robin. Hindi ko alam na meron palang ganun. Alam mo yun, I had no idea kung ano yun. Pag minsan walang pasok, hindi ko alam yung pagsinasabing Idil Fitir, hindi ko yun naiintindihan dati. Pero when I married Robin, naiintindihan ko na lahat. So basically, eto ha, Ramadan is a time for sharing. Alam mo yun, it is a time for charity. So, yung mga Muslims, nagpa-fast sila, they don't eat kapag may araw. They only eat kapag yung sun bumaba na. So, the reason why they do that is so that ma-feel mo kung paano yung feeling ng mga kapatid mo na walang makakain. Alam mo yun, para ma-feel, makaramdam ka ng hunger, ng thirst, ganyan. Para ma-feel mo yung mga na-feel ng mga kapatid na walang makain. And then, another thing is every 10 days, I could be wrong ha, pero alam ko, every 10 days, magbibigay ka ng part of your earnings, part of your savings to people who are less fortunate than you. And so, isa sa mga ginagawa ni Robin is nagbibigay kami sa Bilibid. Kasi maraming Muslim doon, and sila din, nagfa-fast sila, tapos wala silang makain. So, today, we are going to go to Bilibid. I have never been there, and as in, never, hindi ko nga alam kung saan siya, basta alam ko lang sa Muntinlupa pa siya. So, ang pupuntahan natin ngayon ay isang lugar kung saan nanirahan si Robin for a while. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan spent some years natulog nandun. Anong mga ginawa niya? Malalaman natin. Saan tayo pupunta? Sa New Bilibid Prison. Pupuntahan natin doon at ako personally gusto ko makita yung mga kung saan si Robin nag-stay doon, kung saan siya nag-hangout, kung ano yung mga ginawa niya doon. And also, meron tayong dalang konting mga bigas, ganyan, sa mga inmates na mga Muslim who are fasting right now. At nandito tayo sa dating tahanan ni Robin, no? At wait, ang tanong ko lang kasi nakakita ako ng minimum security, maximum security at saka medium security. Saan si Robin dati? Dito po sa medium. Ito si Kuya Mar ang talagang kakosa. Literally kakosa. Dinotak na kasi Kuya Mark. Kaba hindi ba kayo lumaya? Una ako ng isang buwan. Ah, bakit talaga? Yan? Pero nung pumasok siya, nandito ka na? Oo, ako na okay. Na. So, dito, housemate si Robin at si Kuya Mark dito. Ang daming wardya, grabe. Sobrang dami. Talagang hindi kayo makakatakas dito. Ito yung mga alambre, no? Tingnan niya ang tusok niya.
Grabe, hindi ka talaga makakalabas dyan. Marami po bang tumatakas? So far, wala pa naman po. Hindi kaya. Kasi may yung perimeter na friends natin, may mga sa nakita ko. Yes! Bukod dun sa diba, may una. Merong space. Okay, may isa yan. Pa. Yan yung sample natin. Tapos yung isa. Meron. Ganun din yung... May support. Meron. Tapos, dun sa may taas na yung parang net pa na isa. So, hindi ka... Yung dinaanan yung maximum. Tapos nakita ko yung isa yung minimum. Merong taniman. Diba na parang... They are preparing themselves para makalabas nila. Meron sila. Oo nga po eh. Yung mga natutunan nila dito sa loob. Gusto ko pong malaman. Kasi syempre, wala po ako lang sa life ni Robin nung time na kulong siya dito. So, gusto kong maano yung lahat ng pinuntahan niya, nung time na yun. Yung mga pinagdaanan po niya. So, as in, dito pumasok sila dito. Dito po yun. Dito daw sa bisita niya. Pag may mga bisita siya, dito sa inang so, yung attorney's lounge? Ito yung pag-disa. Attorney's lounge siya ngayon kasi pag may mga PDR tayo, may mga tao ganyan. Lawyer? Hindi. Hindi. Post pa lang. Post. Okay. Pag-sing attorney's office, they are giving free legal services doon sa mga PDR natin na walang abogado. Ngayon? Pero nung time ni Robin, ano to? Nung time daw nila, sabi ni Kuya, ito, entertain yung mga bisita nyo. Ay, talaga. Dito daw Sabi ko, siya lang nakakito yung mga ano, yung pala, kito. Welcome, I am visiting hall. Gawa po yan ng mga inmates, no? Yes, ma'am. Part po ng work and learning. Gym ni Robin. Magsabi mong gym ni Robin kasi nag-workout siya dyan? Or dinonate niya yan? So meron na siya dinonate. May part na dinonate sila. Ano kaya dito, no? So dinonate niya, the same time dinonate. Ang galing naman po. Ito pala yung ano. Siyempre tayo ginagawa lang nating life. Pero siyempre pag nandito ka sa loob, di ba? Dito rin nireflect mo yung mga... Yung kung bakit ka nandito sa loob. Tapos yung nawalay ka sa pamilya mo. Namimiss mo sila. Pero tayo gagawin lang nating life. Kasi gusto ko lang naman makita kung ano yung mga ginawa ni Robin noon. Saan siya nagstay. Ano yung mga... Yung mga pinagdaanan niya. Di ba? Siyempre, may mga time na wala siyang rosa. Yes! At saka, siyempre, namimiss niya yung mga anak niya, mama niya, pamilya niya. Ito lang yung mga pinagkakabalahan. Yes. Bali, ma'am, madadaan natin yung mosque. Okay. Yun ba yung mosque na pinatayo ni Robin? Oo. Wow! Excited ako dyan. So sa area na yon over here, dito daw, madalas si Robin dito. Diyan daw, minsan daw, nag-brown out pa, pero tuloy-tuloy, nagdadasal lang, nagbabasa siya ng Quran dyan. Either dyan or dito daw sa harap. So this is the mosque that Robin built here in his time in Bilibid. Kasi this is really for him the time wherein he found Allah. And ito yung life-changing experience for him. Kaya nga, I was saying, hindi porket nandito ka sa loob, yung feeling mo, it's already the end. No, pwede pa. You can make yourself better. At yun talaga yung purpose kaya nandito, para mas maging mabuti, diba? And I think ito talaga yung naging turning point for him. Merong building dito na si Robin yung nag-donate.
dadaanan lang natin. Kasi bawal punan yung mga inmates. So, okay. Ah, ito yung, ito si Robin nag-donate ng building. Ito. Ayan, igurutak! Igurutak! Diba? Igurutak! Rehabilitation Center, yes! Ay, sobra akong na-excite kasi lagi niya sa akin kinikwento to na gumawa siya ng Drug Rehabilitation Center at eto po yun. Yan! Yan, si Robin yan dito sa New Bilibid Prison. Yan! Robin po, ito dito. As in, dito siya, ito yung kwarto niya. Dito siya. Sa Maydino, ano para ito. Yung mga ta, kumbaga ito yung office nila ng mga ikan, okay. Diba? Yun. Okay. Doon tayo sa tinira ni Brad. Oo, and sa yes. Yun po, doon sa dulo doon eh. Yun yung dulo doon. Ah, dito. Ah, okay. Pero nilipat na lang siya dito nung nag-ikad siya. Kasi napanood ko sa TV, hindi dyan eh. Nilipat na lang siya nung nag-ikad siya. Opo. Tama ba? Opo. Pero dati siguro nandun siya din eh. Oo, nandun eh. Oo eh. So eventually dito siya doon? Opo, sa pinakas. So dito, dyan po. Yan. Ito po yung kanang ika natin, main door. Yes. Ngayon, nandito na po. Pero dati si Robin ito. Ito, ano to, Mario? Si Mario nagkaamin siya. Hindi na niya alam. Di, bago na. Bago na, iba na. Ito pa yung unit. Erase. Erase lahat po ng sinabi ko. Ito yung tunay na unit. Ito na talaga. Pwede na po siguro. Hindi na doon pwede pa. Dito lang nila. Dito na lang po siguro. Pero ito, so dito siya nag-stay doon sa may dulo doon. Sa dulo po na left side. Dulo left side, wow. Pero so yung... Ang daming alagang pusa. Oo, lagi niya yan sa akin sinasabi na, bakit mo alam nakakapasok ka doon pag dinadalaw mo siya? Araw-araw po ako noon dito. Ah, talaga? Tapos pagka out na po, dito po ako so pwedeng magkaroon ng bisita dito? Malulubat na po siya. Ito pala yung dati niya. Hello po! Magandang araw po sa inyo! Hi! Magandang araw po! Si Robin daw po dati, dyan daw po siya! Dyan siya nakabrigada. Ika din po siya daw dati lagi niya sa akin sinasabi na tanod siya. Opo. Ganyan din yung uniform. Siguro baka bago na. 8 pounds. Oh, brown yung ano. Iba na din yung memory nila. Sa tagal ng pakalimutan na nila yung mga panahon. 95 pa eh. 1995 pa. Hi po. 95, 96. Salamat po. Tapos nung 98 po kasi, living out na siya kay the Air Force Squad. Kaya yung pagpagado sa ito na malapit nyo rin po yung mga pamilya niyo mag-isita po sa inyo. Sige po. Bye-bye po. Thank you. Yan, so dyan pala si Robin dati. Tapos, so it, ay, ang dami pala niya. Hi! Hi po! Hi! O sige po, lalabas na po ako para makalabas na din po kayo. Bye-bye po! Thank you po! Sana po sa susunod, pamilya niyo na po yung dadalaw sa inyo. Ito din naman, nag-weave sila ng mga basket. Kaya pala, ano, di ba, no, mga basket. Kaya pala si Robin, paborito niya lagi yung mga gawa ng mga Pinoy na mga ganito. Yun pala siguro sa Bilibid na natutunan nila.
Lagi kaya pala mag-inig si Robin doon sa mga gawa, yung mga natural ano. Naalala niya na nandito siya. Ang galing. Mga gawa dito ng mga inmates. Wow! Inventa po yan. Oh, ay, ito yung mga sa mga plantito, mga plantita. Nagagalan siya ng plants. Pwede mo yan lagi ng mga indoor plants. Ang ganda! So yan, mga gawa ng mga inmates para yung oras nila, hindi sila, natututo sila, hindi lang sila ano. Wow. Nag-aral po siya dito. Dito siya nakapagtapos, nag-graduate ng high school. Ika Alphonse. Ngayon, hindi na po pwede magpunta dyan. Ito po yung school. Ina-una na yung isolation para niya mag-aaral. Asa po. Yan yung way to learn. Ito yung eskwela. Ito yung eskwela. Okay, so before po, yung area po na ito, ito po yung parang school area. So, si Robin po nag-school din siya. So, sigurado, nag-stay din po siya dyan. Kaya lang ngayon, because of COVID, ginawa nila parang isolation area. So, huwag na tayo magpunta dyan. Ngayon. Basta dyan siya nag-aral. Thank you po, Father. Thank you po. So, naghanda sila for us. Nakakahiya sila pa ang naghanda. Wow, thank you so much. Yan. Hinanda nila. Thank you so much po. Nako, paborito po namin yan. Lumpiang toge. Isda. Yung hito! Galing dun sa atin! Opo, yung pinuntahan natin kanina yung hito. Nakakala ko keto. Ngayon, ayan na siya. Prinito na. Thank you, Lord. This is Olo Arden, this is the Vasa Seed, and I bow to you, Christ, our Lord. Naku, nakakahiya naman po. Kung ko po naghanda po, naghanda sila. Na tama talaga. Pinanipo, okay, meron sila nito, lumpia. Miss Mariel, tama-tama yan sa cooking ina mo. Yes! Diba? Miss, pinapalo ko yun, ha? Thank you po. Tapos, meron din pansit at saka yung ating famous hito. Hito. Ayan, hito. So, ito, homegrown Bilibid hito. Kakaiba, malalaman natin kung kamusta ang atyaka ito. O, diba? Gulaman. Gulaman. Oo, ano din. Sarap. O, yung lagyan nila. May si-share ka na kay Robin na kumain ako sa loob ng nakakain Bilibid. Na rin ako sa Bilibid. Mukbang sa Bilibid. Ma'am, lahat ng dinadala mo sa lamesa, paborito ko lahat. Dinala mo to. Ito, paborito ko palitaw. Ma'am, lahat ng binababa. Naka-buffet po kami dito. $5.99 lang po buffet sa New Bilibid Prison. Okay, buffet. Eat all you can. Okay, so there we just came from New Bilibid Prison. So ang dami kong nakita doon. Nakita ko kung sa nagstay si Robin. Nakita ko kung lahat ng kwento niya sa akin about Bilibid, why he formed a drug rehabilitation center there, yung mosque na pinatayo niya doon, and all the people inside na inspired to change their lives, and the courage, yung courage para i-take on yung hamon na yon na makulong ka to serve your sentence, di ba, yung ginawa niyang yon at nalagpasan, and it made him better. Nakapag-aral, napalapit sa Allah, nakilala ang Allah. Grabe, wala akong balak makikain doon, pero naghanda sila, so I ate, and ang sarap-sarap ng food, and yung warm welcome ng mga tao doon, lahat, it was very organized. So, maraming salamat. Sana kahit paano may natutunan kayo. And I really wanted to take a picture dun sa my front kasi napapanood ko yun sa movie, sa Baby Ama. Kaya sabi ko dapat mag-picture dun. Nakakatuwa kasi nakita ko yung mga dinaanan ni Robin, yung tirahan niya dito, how yung life niya ba dito, yung sinasabi nga niya na yun ang pinakamagandang panahon in his life. Yung turning point dun sa buhay niya kasi syempre sobrang niyang sikat, tapos biglang kinulong, tapos ang maganda is because yung naging resulta,
he became a better person. At yun ay yung mga natutunan niya dito sa loob ng New Bilibid Prison. So siguro yung mga inmates na nandito ngayon, siguro ang pinaka another lesson is yung hinarap niya. Yung kaso niya, he did his time and he came out better. And now, he has a good life dahil din sa mga learnings na nangyari during his stay here. So, hindi talaga end of the world kapag kunwari kinulong ka. Pero syempre, huwag ka nang gumawa ng anything na ikakakulong mo para, di ba? Pero meron talagang gano'n na sometimes kailangan mong pagdaanan at maganda naman yung nangyari sa kanya. So, thank you so much for joining me today. Ang hindi ko in-expect na ganito na meron pang performers, ganyan. Sobrang thankful sa lahat ng mga nag-arrange nitong special visit ko dito sa New Bilibid Prison. Hindi ko ito makakalimutan. Maraming salamat and I'll see you all again next time. Bye! Ayun ninyong umuwi.